رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Amma ba'd ang lahat ng papuri at pasasalamat ng lahat ng nilalang ay para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na siya pong Panginoon ng lahat ng nilikha. Lagi-lagi pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po na kamusliman, ay sapagkat wala talagang kasing suwerte ang bawat isa sa atin. Nilikha tayo ng Allah na Muslim. Hindi kanya nilikha. Nakasama sa mga kufar, yan ang pinakamahalaga na ating natamo. Mga kapatid sa pananampalataya,
Papasok na naman ang buwan ng Ramadan. Napakalapit na. Opo. Wala pang isang linggo. Sa susunod na Biyernes, Ramadan na, inshallah. So, ibig sabihin, ito ang last week, huling linggo. Sa papasok na Ramadan 2015. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, sa pananampalataya. Tayo ba'y nakahanda? Ano kayang pinaghahandaan ng bawat isa? Siguro, bigas, pagkain, pinaghahandaan. Hindi pinaghahandaan ang pagdating ng Ramadan, ang pinaghahandaan ang paano mag-imbak ng bigas. Bibili ako ng isang sakong bigas para pagdating ng Ramadan, madali lang, magluto. Mga kapatid, sa pananampalataya, tandaan natin, ang buwan ng Ramadan ay isang paraan ng muling pagbubuhay sa ating mga sarili, sa mga mahahalagang aral para ireforma ang bawat Muslim. So, ibig sabihin, itong dalating na buwan ng Ramadan, muli na naman ito yung bibigyan ng Allah ng pagkakataon upang mag-aral ng mga aral na hindi natin makakamit sa mga universidad. Muli na naman ito yung bibigyan ng isang buong buwan na training, drill, isang buong buwan na pag-aaral, at ito ngayon ang ating bibigyan ng diin ng paghahanda sa darating na isang buong buwan na seminar. Unang paghahanda, sa halip ng pinaghahandaan mo, kapatid, mga sako ng bigas, mga pang-iftar, isama mo, ito ang first priority na paghahanda. Second priority na lang yung mga bigas. Number one na priority na paghahandaan natin itong wala pang isang linggong natitira. Papasok na Ramadan, inshallah, ay ang paghahanda sa takwa. Ang pinaka number one na aral, na leksyon, na ituturo ng buwan ng Ramadan sa mga Muslim, paulit-ulit, taon-taon, dahil nakakalimutan, ay ang aral ng pagiging mahintatakutin sa Allah. Kaya para-parati na naman natin mababasa itong ayah na ito. At lagi-lagi natin ito maririnig saan man na masjid, seminar at saka khutbah sa loob ng Ramadan. Ito ang parating natin maririnig na verse. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayo na mga nananampalataya, nakadre sa mga Muslim. O kayo na mga nananampalataya, ang pag-ayuno ay pinag-uutos sa inyo tulad ng pag-uutos sa mga mas nauna sa inyo upang kayo ay maging mga al-muttaqun. Anong ibig sabihin ng al-muttaqun? Ayon sa paliwanag ng mga scholar sa Islam, ang ibig sabihin ng al-muttaqun ay mahintatakutin sa Allah ng lubus-lubusan sa pamamagitan ng pag-iwas sa anumang ipinagbabawal ng Allah at nagmamahal sa Allah ng lubus-lubusan sa pamamagitan ng pagsunod sa anumang ipinag-uutos ng Allah. Yan ang ibig sabihin ng al-muttaqun. Ngayong alam natin na darating ang buwan ng training ng pagiging al-muttaqun. Training, isang buong buwan. Drill. Ang tanong, wala nang isang linggo, darating na siya. Ang tanong sa aking sarili, tanong mo sa aking sarili, tanong natin sa ating sarili, nakahanda ba tayo? Paano ang paghahanda na gagawin ng bawat isa? Ano ang paghahanda ngayon na natitira na lang na ilang araw? Papasok na. Magmumunsighting time. Either 18. Papasok ang Ramadan. More or less, depending sa sighting of the moon. Ngayon, na hindi pa dumarating ang Ramadan, ang tanong, papaano natin ihahanda
Paulit-ulit ang pinapahanda. Paano natin ihanda? Lagi-lagi tayong binibigyan ng chance na maghanda. Paano natin ihahanda ang ating mga sarili nang sa gayon magkaroon ka pagpasok ng Ramadan, magkaroon ka ng takot sa Allah. Magkaroon ka ng pagmamahal sa Allah. Dalawa kasi yan, yung al-muttaqun, hindi lang takot, pagmamahal din. Magkasabay, takot sa Allah, pagmamahal sa Allah. Ano ang takot sa Allah? Iiwasan mo ang lahat ng ipinagbabawal ng Allah. Anong pagmamahal sa Allah? Susundin mo ang lahat ng ipinag-uutos niya. Itong dalawa na ito ang matututunan natin inshallah pagpasok ng buwan ng Ramadan. Ngayon ang tanong, bilang mahintatakutin sa Allah, simula na natin ngayong araw na ito. O yung iba sa atin nagsimula mas maaga pa. Yung iba sa atin last week pa. Yung iba sa atin last month pa. Nagsimulaan na. Simulan na natin ngayong araw na ito. Yung mga hindi pa nakapagsimula, anong ibig sabihin ng pagiging mahintatakutin sa Allah? Gaano man ka gustong gusto ang isang gawain na alam mo na haram, pigilin mo na ang sarili mo ngayon. Bilang preparasyon bago dumating ang Ramadan. Gaano man ka gustong gusto hawakan ang pera na haram, na alam mo na galing sa haram, huwag na huwag mong ipasok sa bulsa mo. Umpisaan mo ngayon, anumang bulsa, anumang kwarta na haram, huwag mong ipasok sa bulsa mo. Simulan mo na ngayon upang pagpasok ng Ramadan, magaan-gaan na haharapin mo ang Ramadan nang may bulsa na mahintatakutin sa Allah. Kapatid sa pananampalataya, gaano man ka gustong gusto, sino man ang kalaguyo mo, lalaki babae, karelasyon na haram, ngayon pa lang simulan mo na, putulin mo na ang relasyon na zina, zina ng mata, zina ng tainga, zina ng bibig, zina ng kamay, zina ng paa. Simulan mo na ngayong araw na ito bilang preparasyon sa darating na buwan ng Ramadan, na training buong isang buwan ng pagiging mahintatakutin sa Allah. Ang tanong, magagawa mo yan, bro? O baka naman sabi ng Bisaya, maugi hapon, walang pagbabago, ganun pa rin. Wala pa rin siyang takot sa Allah. Kinakain pa rin niya galing sa haram. Wala pa rin takot sa Allah. 30 na, 40, 50 na na Ramadan ang ibinigay sa kanya ng Allah. Wala pa rin siyang takot sa Allah. Relasyon ay haram, hanap buhay ay haram, kasuotan ay haram, kinakain haram, walang takot sa Allah. Ngayon, minsan pa, bibigyan na naman tayo ng Allah ng chance to reform ourselves para baguhin ang ating mga sarili. Wala na lang, kulang sa isang linggo itong darating na Ramadan. Ngayong araw ito, maghanda ka na. Gustong gusto mo ang manlibak sa kapwa. Paborito yan ng mga Muslim. May pinag-aralan, walang pinag-aralan, tablig, ulama, professional, Maranao, Tausug, Maguindanao, Yakan, Basilan, Arabo, Balik Islam, mga mahihilig manlibak sa kapwa. Ngayon, umpisaan mo na sa araw na ito, nabigyan mo ng kandado ang iyong bibig na huwag kang bumigkas ng paninira sa iyong kapwa. Nang sa gayon pagpasok ng Ramadan, handa ka na na iwasan ang paninira sa kapwa na ikasisira ng iyong fasting. Bawas ng bawas sa iyong fasting. Ito po ang tinatawag na unang paghahanda ng Muslim sa darating na buwan ng Ramadan. Ang paghahanda natin na salubungin natin ang darating na buwan, isang buong buwan ng training, isang buong buwan ng seminar sa takwa. Ngayon, hindi pa dumarating ang Ramadan, nakahanda ka na, preparadong preparado ka na. Kumbaga sa estudyante, handang-handa na siya, ready na ang kanyang mga notebook, ang kanyang bag, damit niya lahat, nakahanda para pagpasok ng pasukan, ready-ready ng sumabak. Kaya ngayon, Ramadan, handang-handa ka ng sumabak sa training ng takwa. Paghahanda numero dos. Bumanggit lang tayo ng ilang paghahanda. Huwag na natin kumpletuhin yung pitong paghahanda sapagkat mainit. Alam natin ang mga naiinitan kayo dyan sa labas. Opo.
Wakay magalala, lalakirin yung masjid natin, aircon, hindi na kayo mainitan, inshallah. Preparasyon numero dos. Alam natin na ang pag-aayuno, isang buong buwan na bibigyan ka ng Allah ng pagkakataon para magtatag. Itatag mo ang iyong panangga. Panangga sa demonyo, panangga kay Satanas, panangga sa bisyo, panangga sa zina, panangga sa haram, higit sa lahat, panangga sa impyernong apoy. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah," ang pag-aayuno ay isang panangga. Sahih al-Bukhari, authentic na hadith. Dahilan sa ito ay panangga, ang tanong. Ngayon, na naghahanda tayo ng pagdating ng buwan ng training ng panangga. Nandito tayo, hindi pa pumapasok. Preparatory training. Ang tanong, ikaw ba kapatid, nakahanda ka ngayon na sa pamagitan ng pag-aayuno, lalabanan mo na anumang tukso. Ngayon palang simulan mo ng labanan ng tukso. Kung mayroong tukso sa hanap buhay na haram, tukso sa relasyon na haram, tukso sa anumang ikagagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga bisyo at masasamang gawa at araw-araw na paggawa ng anumang kasalanan na kapuot-puot sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tanungin natin ang ating sarili, gaano ka nakalakas na magtatag ng panangga laban sa impyerno, laban sa kasamaan, laban sa paggawa ng kasalanan. Yan mga kapatid sa pananampalataya, isipin mo ngayon habang nakaupo ka, ito ang darating na Ramadan. Hindi ko alam kung baka ito na ang aking last na Ramadan, kaya gagalingan mo na itong buwan na Ramadan, sapagkat anong malay mo kung ito na ang iyong panghuli. Ilan ang mga kakilala natin kasama natin nagdaang Ramadan, ngayon hindi natin kasama? At ilan sa atin, Ramadan 2015 ang hindi makakarating ng Ramadan 2016? Anong malay mo? Kasama ka sa listahan? O kaya tayo ang kasama sa listahan? Kaya mga kapatid sa pananampalataya, bilang chance sa paghahanda bago dumating ang Ramadan, ihanda mo ng sarili mo, i-tune in mo ng sarili mo, i-synchronize mo ng sarili mo sa darating na Ramadan na paghahandaan mo ng matatag na self-defense. Self-defense kung tawagin po pag-aayuno. Depensa laban sa kasamaan, depensa laban sa bisyo, depensa laban sa haram, depensa laban sa paggawa ng kasalanan. Preparasyon numero 3. Paghahanda na mailayo mo ang sarili mo sa kumukulog na apoy. Bawat araw na ikaw ay mag-ayuno, 70 years, 70 taon na ilalayo ka ng Allah sa impyernong apoy. Anong ibig sabihin ng 70 taon? Na distansya. Pakawalan mo sa outer space ang pinakamabilis lumipad na ibon. Paliparin mo non-stop 70 years. Kung gaano kalayo ang kaniyang mararating ay ganyan din kalayo ang layo mo sa impyernong apoy, isang araw lang na pag-aayuno. Bilang katibayan, sabi ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang alipin na nag-aayuno isang araw sa landas ng Allah na hindi ilalayo ng Allah sa impyernong apoy ang kanyang mukha ng 70 taon. Bawat araw 70 taon, 30 days 2100. Nakita mo? Bawat araw 70 taon na ang layo mo sa impyernong apoy. 30 days 2100 years ang layo mo sa impyernong apoy. Sa loob ng 50 years 105,000 years ang layo mo sa impyernong apoy. Ngayon, ilang taon ka na? 50. Anong edad mo? 40. Anong edad mo? 60, 30, whatever. Bawat taon 30 days ikaw ay ilalayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyernong apoy ng 2,100 years. Ngunit ang tanong kapatid, baka bawat fasting mo ay useless. Baka bawat araw ng pag-aayuno mo ay walang kwenta.
nag-aayuno ka, nagpapagagutom, nagpapagauhaw, hindi pa rin tumitigil ang bibig mo sa panlilibak. Nag-aayuno ka, nagpapagagutom, nagpapagauhaw, pinipigilan mo ang pagnanasa mo sa asawa mo, ngunit hindi mo pa rin pinipigilan ang hanap buhay na haram. Hindi mo pa rin pinipigilan ang mga gawain na haram. At higit sa lahat, kahit na magutom ka ng magutom araw-araw kapag mag-ayuno, kung wala kang sala, wala kang sala, walang saysay ang iyong pag-ayuno. So, useless yung 70 years. Mga kapatid sa pananampalataya, dahilan sa bibigyan na naman tayo ng Allah ng 70 years bonus bawat araw ng pag-aayuno, ngayon pa lang, ihanda na natin ang ating mga sarili na ang bawat araw ng pag-aayuno ay maging qualified ka dyan sa 70 years bonus. Nabigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag na huwag mong sasayangin ang bawat Ramadan na araw. Dahil sinabi natin kanina, hindi natin alam, baka this is our last and final Ramadan, kaya gagalingan mo na ang iyong pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, preparasyon numero 4. Ang buwan ng Ramadan, tibang-tiba, ito yung buwan na tibang-tiba ang mga Muslim sa mga gantimpala. Ito yung buwan na punong-puno, busog na busog sa gantimpala ang mga Muslim, na dapat lamang samantalahin ang kamusliman, sapagkat ito yung buwan na ilang beses tina-times ang mabubuti mong gawa. Ang mga sunnat mo na ginagawa, katumbas ng mga fard na ginagawa mo. Ganito ka-importante itong darating na Ramadan, kaya ngayon pa lang, maghanda ka na ng maraming mga gawaing sunnat para pagdating na Ramadan, gagawin mo lalo pa ang mga gawain na sunnat. Mga kapatid sa pananampalataya, nabanggit sa hadith ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hadith Qudsi, tungkol sa tinalikdan mo ang pagkain, inumin, pagnanasa, alang-alang sa Allah. Anong ganti pala? Yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min azli asyamu li wa ana ajdi bihi wal hasanatu bi ashri amsalha. Tinalikdan niya ang kanyang pagkain, inumin at mga pagnanasa alang-alang sa akin. Kaya siguraduhin mo yung niyat mo bago ka kumain. Mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, meron kang niyat. Bago ka matulog sa gabi, mag-niyat ka na rin, baka hindi ka magising. Magising ka umaga na. Walang ayuno kapag walang niyat. Dalawang haligi ng pag-ayuno, intention at saka umiwas sa lahat ng nakakasira ng ayuno. Kapag wala kang niyat na ito ay para sa Allah, walang saysay ang iyong pag-ayuno. Ngayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith Qudsi, tinalikdan niya ang kanyang pagkain, inumin at mga pagnanasa alang-alang sa akin. Ibig sabihin, nagnagniyat ka, nag-intention ka, nagagawin mo, magpapakagutom ka sa araw na ito, magpapakauhaw ka sa araw na ito, tatalikdan mo ang pagnanasa mo sa asawa mo alang-alang sa Allah. Ano ganyan pala? Sabi ng hadith, ang pag-aayuno ay para sa akin, kung kaya gagantimpalaan ko ang nag-aayuno para rito, at ang gantimpala ng mabubuting gawa ay times 10. Sampu ulit. Mga kapatid sa pananampalataya, ngayon at papasok ng Ramadan, bawat isa sa atin, tandaan natin, sa araw ng paghuhukom, yaon yung araw na bawat isa magkakandarapa, maghahanap ng mabubuting gawa na kanyang mga nagawa na dadalhin sa kanyang timbangan. Kaya ngayon, nadarating ng Ramadan na triple-triple, ilang beses i-times ang mabubuting gawa, samantalahin natin, ngayon pa lang na hindi pumapasok ang Ramadan, gawin mo na, umpisaan mo na ang maraming mga gawaing kabutihan para pagpasok ng Ramadan, ikaw ay handang-handa na naggumawa ng katakot-takot na mga kabutihan na gagantimpalaan sa'yo ng Allah ng ilang ulit. Baka naman nag-aayuno ka pang paslim. Ha, mga sister? Baka naman nag-aayuno ka, brother, medical reason. Kasi sabi ng doktor, ito daw ang gamot.
Hindi ka nag-ayuno dahil pampaslim. Hindi ka nag-ayuno dahil ang dahilan mo ay medical reason. Ang tanging dahilan kung bakit ka magbabakagutom, sabi ng hadith, ang tanging dahilan bakit ka magbabakauhaw, ang tanging dahilan bakit mo pinipigilan ang panggigigil mo sa misis mo sa maghapon, ay only because you want to please the Almighty Allah. Ang tanging dahilan ay alang-alang sa Allah. Yan ang tanggap na pag-ayuno. Yan, kailangan ng bawat Muslim mag-ialis to tungkol sa intensyon. Baka pagpapakagutom ka ng pagpapakagutom, wala ka intensyon. Walang saysayan yung pag-ayuno. Last, preparasyon numero 5. Hindi natin habaan masyado. Sapagat mainit, alam ko nainit ang kay lahat. Ang inihanda natin, 7 preparasyon. Pero tama na yung 5 preparasyon. Numero 5, ito pong parating na Ramadan, muli na naman tayo bibigyan ng Allah ng pagkakataon para lahat at lahat-lahat ng nagawa natin na kasalanan ay patawarin ng Allah. Ibig sabihin, buwan ng repentance, buwan ng pagsisisi, buwan ng pagtatawbah. Kaya kapatid, sa pananampalataya, paghanda ang mabuti ang buwan na kung kailan makakamit natin ang pagpapatawad ng Allah, baka naman katulad pa rin ng mga nagdaang Ramadan. Sabi ng Bisaya, maugi hapon. Ganun pa rin. Walang pagbabago. Dumating ang Ramadan, lumipas ang Ramadan, hindi ka pa rin na reforma. Ang purpose ng Ramadan, para i-reforma ang Muslim. Pagsisisi. Ito ang susi sa ating tagumpay. Pagtatawba. Tatalikdan mo na lahat ng ginawa mong kasalanan. Ngayon, umpisaan mo na ngayon. Wala ka ng katekspal. Putulin mo na yung katekspal. Hihintuan mo ng hindi nagsasala. Hihintuan mo ng riba. Hihintuan mo na pagbibenta ng shabu. Hihintuan mo na pagbibenta ng anuman. Hihintuan mo na ang relasyon na haram. Sisimulan mo ngayon bilang practice bago dumating ang Ramadan. Wala pang isang linggo. Next Friday po, Ramadan na, inshallah. So ngayon pa lang pagsisimulan na natin ang humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang paghingi ng tawad ang tagumpay natin sa mundo ito. Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, at manumbaling kayong lahat sa Allah sa pamagitan ng pagtatawba o mga mananampalataya upang kayo ay maging mga matagumpay. Ngayon, tungkol sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, kahit na ano pang nagawa mo na kasalanan, basta ikaw ay mag-ayuno ng tutuhanan, susundin mo ang lahat ng ipinag-uutos ng Allah, iiwasan mo ang kanyang mga ipinagbabawal, anumang kasalanan mo na nagdaan bago dumating ang Ramadan, patatawarin ng Allah. Basahin natin ang ebidensya sa hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sinusunod ang lahat ng ipinag-uutos rito at maingat sa kanyang sarili patungkol sa mga ipinagbabawal, tunay kanyang nalinis ang anuman na kasalanan na kanyang nagawa bago ito. Ibig sabihin, lahat ng nagawa mong kasalanan, quit. Ngunit, wag na wag niyong kakalimutan itong isang punto na ito. Isang punto na ito. Napakarami ng Muslim nagsasala kapag tarawi. Ngunit, salatul fajar, salatul duhur, salatul asar, salatul maghrib, salatul isa, walang nagsasala. Yung salatul tarawi, yun ginagawang picnic, ang dami nagsasala. Kung ano pa ang voluntary, kung ano pa ang optional, ginagawa. Kung ano ang obligatory, hindi gawin. Kapag wala kang sambayang, tandaan mo ito, hindi mo alam, baka ito na ang huli mong Ramadan. Kaya galingan mo na itong darating na Ramadan. Kapag nag-fasting ka na wala kang sambayang, useless ang iyong Ramadan. Walang kwenta. Hindi tanggap. Kaya kahit na magpakagutom-gutom ka, kahit na magpakauhaw-uhaw ka pa sa loob ng buwan ng Ramadan, kung wala kang sambayang, useless ang iyong buong pag-aayuno. Kaya umpisa na natin ang pag-aasasanay ngayon sa paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng Ramadan, para kang bagong ligo, ang linis-linis. Ngunit dahilan sa wala kang sala, pahala kang naligo sa putik ng hayop. Walang linis-linis.
hindi matatanggal. Mga kapatid sa pananampalataya, isa pang hadith tungkol sa kapag nag-ayuno ka ng totohanan, lilinisan ang iyong kasalanan. Sino man ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, kasama ang iman at pag-aasam para sa ikalulugod ng Allah at sa gantimpala ang kanyang nakaraan ng mga kasalanan, patatawarin. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mensahe namin sa inyo paghahanda. Next week, Ramadan na. Next Friday, Ramadan na, inshallah. Ihanda na natin ang ating mga sarili ngayon. Huwag ka nang papaluko muli kay Shaitan. Huwag mo maging ekspresyon ang maugi hapon. Ha? Baguhin mo na ang sarili mo. Dumating sa iyo ang Ramadan, binigyan ka ng Allah ng chance para magbago. Baguhin mo na ang sarili mo. Ano mang ginagawa mo sa dilim na haram, ano mang ginagawa mo na kagagalit ng Allah, ngayon binigyan ka na naman ng pagkakataon para magbago. Magbago ka na. Bago ka tabunan sa lupa, magbago ka na. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga kapatid sa pananampalataya, pag sumikapan natin nabubuhay tayo na Muslim, pag sumikapan natin kung dumating sa atin si Malakal Maut, mamamatay tayo na Muslim. Ito ang pinakatagumpay sa lahat. Nabuhay ka na Muslim at kung mamamatay ka, mamamatay ka na Muslim pa rin. Kaya itong darating na buwan ng Ramadan, paulit-ulit bibigyan ka ng Allah ng chance. Ano man ang mga kahinaan natin nagdaan, pupunuin natin ngayon, magbagong buhay. Kung hindi ka namumuhay na Muslim sa nakaraan, ngayon mamuhay ka na Muslim, kaisipin mong mabuti. Mamamatay ka rin. Mamamatay rin ako. Mamamatay tayong lahat. Walang sino man sa atin na hindi mamamatay. Walang mananatili dito na buhay forever. Kaya bilang Muslim na malaki ang kanyang talino tungkol sa kanyang kaluluwa sa kabilang buhay, pag-isipan mong mabuti. Kahit na wala kang napala sa mundong ito, wala kang bahay, lupa, wala kang anuman sasakyan, ngunit mamamatay ka ng Muslim. Nabuhay ka sa la ilaha illallah, mamamatay ka sa la ilaha illallah. Nabuhay ka ng Muslim, mamamatay ka ng Muslim. Ito ang tagumpay. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله palakasin mo po ang bawat isa sa amin. Itong darating po na Ramadan ay aming makamit ang iyong pagpapatawad sa lahat ng aming kasalanan. Ya Allah, bigyan mo kami ng sapat na lakas at kakayanan nang sa gayon araw at gabi maisabuhay namin ano ang ikalulugod mo sa amin. Ya Allah, anuman ang nagawa namin ng mga kasalanan, mga paglabag sa iyong kalooban, nagdaan, lihim, hayagan, malalaki o maliliit, Ya Allah, patawarin mo po ang lahat ng aming nagawa na kasalanan.
Ganon din, ya Allah, ang aming mga mahal sa buhay na kamusliman. At ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa muslim, ya Allah, taufikan mo ang kanilang mga puso na isabuhay ang pamumuhay sa la ilaha illallah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wassalatu wassalamu ala rasulillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah wa aqimus salah.